soul a bold in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From thence is the shepherd the soul of Israel. Even by the God of thy father who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breast and of the womb. The blessings of thy father have prevailed above the blessings of thy own womb. And the blood of the Son of the everlasting is, they shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separated from his brethren. Progenitors. Benjamin shall ravin as a wolf. In the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoils. All these are the 12 tribes of Israel, and this is it that their fathers spake unto them, and blessed them, every one according to his blessing. And he charged them and said unto them, I am to be gathered unto my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite. In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham brought in the field of Ephron the Hittite for a possession of a burying place. There they buried Abraham and Sarah his wife, and there they buried Isaac and Rebekah his wife, and there I buried Leah. Isabai, and when Jacob had made an end of his commanding his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost, and was gathered unto his people. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita agi na pag-aaralan namin sa aming topic this afternoon, Panginoon, kung saan nawa matuto kami sa pagkakamali din ng iba, but I pray na ito'y maging blessing para sa amin. Of course, huwag namin gayahin. Sakaling nagkamali kami, Panginoon, kami po ay makabangon, especially yung mga binanggit dito, mga blessing pala ay nasa inyo. Kayo may-ari ng lahat ng blessing, pwede magbigay, Panginoon, so I pray na aming target, Panginoon, yung nagkamali. Pero iwasan na po magkamali hanggat maaga, mga bata. Ganun din po, bawat isa sa amin, Panginoon. So, ilan mo, kayo mga lahati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so haba, no? Pero ano yung topic natin, title pala nito is... Sinabi dito, Thou shalt not excel. Thou shalt not. So medyo negative, no? So magiging i-add natin to sa ating series about yung mga kasalanan na dapat iwasan, or sins, or mga negative. Kasi meron tayong sins sa positive, meron tayong series sa positive, meron sa negative. So again, para madaan natin lahat, itong mga negative, iwasan. Amen? 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 Amen. Yung mga positive, gagawin. Okay, inisa-isa po natin yan kasi ganito tayo. Para tayo ay mag-focus. Dahil sa panahon ngayon, totoo lang, ako nahihirapan eh. Kasi gusto nyo ba mag-excel? Sinong ayaw? Yung nga kwento dito eh. Medyo mahaba siguro to, pero makinig. Mabigla si Ken ah. Sa inyo ba, heart preaching ba doon, o mga bakla nag-preach? Ah, hindi naman. Uso kasi yun sa mga CCF tuloy. Pero hindi, sa totoo lang, kahit mga Baptist, pumunta ba kayo ng Baptist Day? Nag-celebrate ba kayo nun? Sa Mother Church. Okay. Medyo di ko nainigyan. Pero marami kasi yung Baptist eh. Pero okay naman yun, in a way. But anyway, yung sasabihin, kung sino dito gusto mag-excel? Taas kamay. Wala. Pag sinabi mag-excel, talagang panalo, di ba? Mayroon tayong preaching na gano'n eh, winning. Alam niyo pa yun. Sino gusto mag-excel, taas ang kamay. Taas. Taas. Nahihiya kayo eh. Sinong ayaw? Sinong gusto mag-excel? Sinong ayaw? Sinong gusto? Ayaw mo mag-excel? Excel! Ah, sige, baba niyo.
Gusto mag-excel, ibig sabihin, gustong maganda, may maabot na maganda. Tignan natin, kasi maganda lang yung tanong eh, ano yung excel? Ano may excel? Maybe later, ano ba to? Tulad nito, up natin, ang gulo. Excel. Excel, kasi yun, parang achiever, di ba? To be superior, surpass in accomplishment or achievement. Ayun na nga. Transcend. Ibig sabihin, may marating. Yan. Ulitin ko, may marating. Okay lang sa inyo walang marating. Taas kamay ng gustong may marating sa buhay. Anong mararating? Positive. Okay. Estudyante kayo, sinong gusto ng ano, bagsak lagi? Diba? Sinong gustong honor? Kung kaya, di ba? Ayaw mo pa rin may honor? Diba? Ano kasi ito, may mga tao sa amin, mga overthinker eh. Simple lang muna, gusto natin mag-excel, amen? Ano natin, sa soul winning, ako po, ay, okay na ako, once a year, isa lang. Diba? Pwede na bang 100? Diba? O kaya, ano ba, magturo ako, gusto ko 100 yung estudyante ko, isa lang matuto. Ganun. Gusto mo ba ganun? O kaya sa Bible, gusto ko po 1 chapter a year lang. Gusto mo ba ganun? Nagkakaintindihan na tayo. Pag sinabing achiever or excel, gusto mo may marating na maganda, positive. Okay? Ngayon, nakita nyo po itong chapter na to ay sikat ng chapter na to kasi nga alam nyo naman yung Genesis, umikot yan from Abraham, Isaac, and then Jacob. Sa kanila natapos yan eh. So buhay nila yung mga pinag-aralan natin. Sinundan ng Bible. So interesting yan. So ngayon, dito sa, ano kaya mangyayari doon sa 12 tribes? So, predict na po yan ni Jacob. So ito po yung chapter ng blessings ni Jacob sa kanya mga anak. Okay? Pero malawak po yan eh. Kaya ano yung blessing? Sabihin, sabihin niya na pwedeng yung kay Isaac tsaka kay, ano, diba, kay Jacob tsaka kay Esau. Ang ginawa niya doon, blessed sila, may pinasa sa kanila. Pero kasama doon yung, kumbaga sa atin ngayon, pamana eh. Diba? Ngayon, ano kayang ibe-bless ni Jacob? Kasi pag tayo mga anak, magkanya-kanya tayong buhay pagkatapos niyan. So kung saan tayo tinudla, sabi nga sa Psalms 127, di ba? Kung saan tayo tinudla ng ating magulang, minsan, siyempre dapat doon tayo. Kaso minsan, ano tayo, parang kababasa ko lang yung ano, deceitful bow, saan ba yun? Sa Hosea. Ano yung deceitful bow? Ibig sabihin, parang doon mo pinapapunta, doon pumunta. Minsan, ganun tayo mga tao, no? Lalo mga anak. Tinatanim ka sa maayos, doon ka, salin. Ay, salin, wala pala salin. Si Pame, doon ka, doon. Doon sa magandang kalalagyan, ha? Tapos, So, lahat tayo, alam nyo, dito sa church, doon natin kayo pinapapunta sa maayos. Amen? Wala kapunta doon. Yan, so, tinutudla ng magulang yung anak. So medyo marami to, pero nakita nyo naman na at least nag-glance natin yung mga blessings sa anak. 12 yan eh. So hindi na nga binigyan yung babae, pero ano yung pinakamaganda kay Judah? Diba? Pero mag-focus lang tayo ngayong hapon dito sa panganay. Okay? So pag panganay po, hindi lagi ah. Pero kahit sa kanila po, yan ay ano yung panganay? Mas mataas yung expectation kasi nga, di ba? Panganay eh. Nauna ka na doon sa mga kapatid mo eh. Again, di lagi ito ha. Tulad ni Bana, mas matangkad pa sa atin niya. O kaya si Banang din. Banang ka rin, di ba? Si Janang. 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 Ba't mas malaki si Janang? O kaya si, hindi laging ganun. Pero, especially sa kanila, kaya nga pinapamanahan niya ng doble. Kasi yan ang talagang katulong din ng magulang, tama?
Ay, dito sa amin, Stephen, lagi siya yung ano. Kasi nga, siya yung panganay eh, nauna ka na eh. So, mataas ang expectation sa'yo, pero may blessing din. Kaya ang ganda po na sabi niya dito, thou art, amen eh. Pero nakita niya po yung sinasabi ko, blessing po yan po dito sa bandang uli po. Blessing, blessing, blessing. So, alam niyo, ang Panginoon, hinanda na para sa atin yung mga blessing eh. Sabi ko nga kanina umaga lang, di ba? Itong panahon natin, halos wala ka na idadagdag sa mga batas. Ayaw, gusto mo ang bawasan eh. Kasi andyan na lahat ng provision. Alam niyo po ba yun? Minsan yun ang aralin nyo. Huwag yung puro kalokohan kayo, puro laro kayo. Magandang pag-aralan yan. Kaya maganda yung US kasi. Nabitin lang yung aking preaching sa ano, sa kana yun. Pero pag pinag-aralan nyo yun, andun na lahat ng pwede mong maisip. Sa panahon natin, kahit paano sa Pilipinas, Christianity, ano adopt natin, paano kung Muslim tayo, patay. So anyway, dyan yung blessing, handa na yan eh. Actually, sina Abraham, Isaac, and Jacob, mayaman pa. Amen? Isa sa mga nakakasal pa sa magulang, tinaguyod mo yung ano mo, di ba? Tinaguyod mo yung pamilya mo, di ba? Kasi pinag-aral mo, bandang huli, ano, talunan. Di ba, nakakaasar yun. So, si Jacob po, ganun po yan. Prinovide niya po yan. Pero bandang huli, dito na tayo mag-focus kay Ruben lang. Kaya ang subtitle pala nito is, nakalimutan ko. Basta may kinalaman sa unstable, being unstable. Okay, lagay ko na lang sa YouTube. Tingnan nyo na lang dun. Kaya sabi po dito, si Ruben ang firstborn, my might, and the beginning of my strength. Na positive eh, no? Ito yung una kong anak. The excellency, tandaan nyo po ito, dalawang beses binanggit yung excellency. The excellence of dignity, anong dignity? Yung sabi, kagalang-galang. And the excellency of power. Sino dito gusto mahina-hina ka lang? Siyempre kung kaya mo, malakas. So ano kayo bibigay na blessing dito kay Ruben? No? Ito yung nangyari po, no? Sa, hindi ko na alala, pero nasa, hanapin ko na lang. Bago natin tingnan yan, ha? Ito po, 35. Ito po ang ginawa nitong kalokohan ni Ruben. So, isiningit lang po ito sa kwento, no? So, sabi niya, Israel journeyed and spread his tent beyond the Tower of Edar. So, lusundan. Pero sabi dito, and came to pass, when Israel dwelt in the land, in that land, that Ruben went and lay with Bilhah, his father's concubine, and Israel heard it. Now, the sons of Jacob were 12. So, siningit lang, may ginawang kalokohan si Ruben. Ano yung ginawa niyang kalokohan? Sabi dito, unstable as water, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed. So, ibig sabihin, hindi niya po inano ni, ano yun, ni Jacob. Alam mo si Jacob, minsan mahina rin eh. Pero hindi niya na pinarusahan si Ruben ng time na yon. Pero later pala, iniisip pala ni Ruben, kasi yung kalokohan ng anak niya, sinipingan yung isa niyang asawa. So, matindi, di ba? Kaya sabi dyan, then defilest thou it, he went up to my couch. Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya number one, ang gusto natin lahat mag-excel, pero being unstable, number one, alam nyo unstable naman, so alam nyo nang excel, mag-achieve. Pag sinabing unstable, alam nyo ba yung, pag sinabing stable, ito lagi yung example yung ating sasakyan, di ba? Yung sasakyan po, dapat lang lahat stable. Pag hindi yan stable, maaalog yan. Eh, lagi yung mga, ano dyan eh, pumapalag yung ano, hindi pwedeng mabilis, hindi mo magamit na maayos. So, ginagawa po dyan, inaalay-alay, sinisilip-silip, ganyan, ano, ayos ba to, yung gulong ba, pantay, yung ikot, okay? So, ano bang maganda example na stable? Yan, kahit po yung electric pan, arang itong isang electric pan, di ba maingay? Kasi maingay na electric pan. Tumahimik ah, natakot. Ayun. Nalagyan ng tissue.
Pero kahit ano pong umiikot, or hindi maganda yung ano, yung building dapat stable. Tignan niya may stable, hindi umuulog-alog. Okay, kasi kung ano yung gamit niya dapat, magawa niya ng maayos. So, ganun yung sasakyan niya, ganun. Pero anong sabihin ng stable of water? Sino nakapagsakay na sa balko? Gano'ng kalaking balko? Mas maliit na balko, mas nakahilo, di ba? So, pag malaki-laki, okay lang eh. Kasi medyo stable kasi yung bigat niya, yung mga alon para sa kanya, maliit lang yan eh. Pero pag maliit yan, unstable. Yung kaya siya, unstable as water, hindi madaling ma-sway. Okay? Kaya itong si Ruben, may kita natin, I'm sure meron na itong asawa ring iba eh. So bakit pa siya pumatol dun sa hindi niya dapat patulan? Ba't ganun? Kasi according to the Bible, he is unstable. So alam naman natin ito mga kapatid, di ba? Sa Bible, isa sa mga lalaki daw, isa talaga sa mga tukso dyan, sabi nga ni Pastor, tatlo lang daw yan, letter F lahat. Okay, alam niyo na yan? Fame, finances, and female. Ibig sabihin, ano to, para Solomon, di ba? Matalino na Solomon, bakit siya naloko ng babae? Kasi nga, isa yan sa mga tukso talaga sa lalaki. Obviously, pwede mong ibalik sa babae yan. Okay? So, pero, pag nag-asawa ka, dapat, ano? Sabi naman natin, dapat handa ka, lima yan, di ba? So, ano yun? Physically, mentally, emotionally, financially, spiritually, stable ka lahat dun. Pag hindi, magkakaproblema ka. Okay? Kaya sabi dito, again, ang yun, naalala ko na yung subtitle natin. Ang subtitle natin, alimutan ko ulit, The Dangers of Instability. Okay? Focus tayo sa negative, obviously, iiwasan natin yun. Mamaya yung positive, okay? Ano ba yung instability? Ano nakita natin dito kay Ruben? Mayaman na po sila. No? Pero pansinin nyo mo kahit saan. Sa politika, sa showbiz. Yeah, katulad nga ni Solomon. Loko-loko yan. Tama? So okay na sana. Pinagpala siya ng Diyos. Pinili siya. Pinaburan siya ng Diyos. Anong ginawa niya? Dahil sa kalokohan niya, nahati yung kingdom. Imagine mo yun. Ang tagal nilang pinalalangin yun. Ang dami nag... lumaban pa sa kanila stability dahil nung una sinusugod sila ng mga kalaban. Dahil sa kalokohan lang ni Solomon, hindi siya nakontento. Ni sa isa, dalawang babae, ilan siya? 1,000. Parang nagtaka pa nga, 1,000, hindi 1,000 isa. Hindi 900 na, talaga eksakto eh, di ba? 300, 700 wives and 300 concubine. Saan ka pa? So, loko-loko to si Solomon din, sa totoo lang eh. Ngayon, pinagtatawanan siya ngayon. Ngayon, nagiging pattern siya ng mga backslider din. At minsan, kahit dito, pag ina-observe ako, kahit sa amin nun, eh, Pastor, pag nabanggit niya, tawanan yung mga lalaki mo, kung ano iniisip. Ano iniisip nyo? Natin pala. Yan, parang nagiging excuse. Si Solomon! Napakalaking tisod! Bakit? Dahil unstable siya! Hindi ka pwede manatili sa isa. Ang dami mo gagawin sa oras mo, sa pera mo. Bakit ka dadalawa mag more than one asawa? Sige nga. Kasi karnal ka. Amen. Sinasabi ko to sa lalaki, ganun din sa babae. So ang dami natin dapat gawin bilang anak ng Diyos. At lagi pansinin nyo na, balik ako sa politiko tsaka sa mga showbiz. Tandaan nyo to. Parang, ewan ko, kahit sa Facebook feed ko, hindi ko binabasa, pero labas ang labas eh. Sino-sinong sila na, sino ba to? Diba? Kasi nga, yan ang malaking katisuran sa buhay natin. Tandaan niya, mga bata. Amen? Ngayon pala, magpaplano kayo ng pamilya. Isa yan sa mga tukso na i-encounter natin, that is common to man. Okay? Yung lalaki, makakita ng ibang babae, yung babae, makakita ng lalaki. Either that, or yung iba naman, masyado maaga. Okay, sinasabi ko lagi sa inyo, yung limang yung, hindi pa kayo stable,
maghintay kayo, manalangin lang kayo. Amen? At kaya isa sa mga dahilan, no, dangerous ng being unstable, si Reuben sa kanya nala dapat, sa kanya na lahat ng advantage bilang panganay, hindi siya nakontento. At yun ang masakit dun, tatay mo pa yun eh. E di sama ng loob nun, nandun. Amen? Amen. E sabi dito, thou shalt not excel because point number one, ano mangyayari sa'yo pag unstable ka? Point number one, sabi dyan, then defilest thou it. So obviously ito yung parang tawag buti sa Bible, yung tawag dito is anong tawag dito? Yung euphemism. Obviously, hindi niya sinabi nag-fornicate, nag-adultery. Sinabi lang niya, siguro sa sakit ba? Hindi niya masabi. Umakyat ka sa kama ng tatay mo, masama ba yun? Siyempre, hindi. Pero obviously, yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, dinumihan mo. Pag sinabing defile, dinumihan mo! Amen? Ganyan ang tingin ng Diyos. Pag hindi kayo mag-asawa, tapos ang dumi ng ano nyo, ng kama nyo. Basta malinis naman. Ah. Madumi yan sa harap ng Diyos. Amen? Amen. Yun, itong yung anak ko, minsan binudumihan yung kasi yung kama namin, parang crib namin. Eh. Okay lang yun, kasi pwedeng linisan yun. Eh. Naalala ko yung sinabi rin to sa ano, meron katagal tayo pero sinabi po yan, yan ang term ng Bible sa adultery and fornication, madumi yung kama. Amen? So number one, danger of instability, dudumihan mo, puro letter D tayo ngayon, pero biglaan lang to, nakabuo pa ako ng ano, alliteration. Number one, defileth thou it, instability, being unstable causes you to defile. Okay? Pastor, hindi ko naman talaga sinasadya. Hindi ko gusto. Okay, salamat kung hindi mo gusto. Pero pag unstable ka, diyan ka pupunta. Naintindihan niyo ba yun? Kasi unstable ka nga eh. Hindi mo alam, ayun, dahil babae, oh, ano kaya dito? Ay, yung asawa ng tatay ko, si Raul. Oh. Makikita niyo ba yung ano? Hindi ko nga maano to ng maayos eh. Kasi talagang ang lupit. Hindi ko ma-deliver na kasi kung ano. Eh, meron pa tayong tatlong points. Punta na tayo sa pangalawa. Pero again, huwag kayong maging unstable. Amen, mga bata. Parang gulong, ayusin nyo yung buhay nyo. Yung ikot ng utak nyo. Okay? Para magamit kayo ng Diyos na maayos. Kaya hindi yung gumakalog-kalog. Nakakatakot pag nasa expressway yung umaalog-alog. Ano ba ito? Basa ako ng basa dyan sa forum namin sa IA. Sabi na, yung deluxe daw, ganun daw. Pag nasa 100 na, pumapalag na. Kaya sirang-sira yung Toyota dun eh. Anyway. So gusto mo ba ganun kayo? Kunwari yan, bumibisita sa tayo ng mga church ha. Baka naman pagpunta natin dun, nakakahiya tayo. Kunwari, si... Di bumusita tayo dun sa ibang church. Pinapakita ka, alam nyo kung sino mapahiya dun ako. Oo. Oh. Baka naman pagbisita natin doon, si Ray, may nakita lang ano doon, diniskarte yan agad. O kaya baka, oh, mag-ayos kayo ng suot ha, kasi mga babae natin magsuot ng maigsi. Nakakahiya naman, amen? Stable ba kayo? Sana stable tayo. Ibig sabihin stable, ganito po yan. Kaya nga yung gulong, minsan okay, minsan hindi. Pag unstable, ganon, okay minsan, minsan hindi. Parang tubig, minsan, okay. Tapos biglang aalon. Nakakahilo. Anyway, natagal tayo dyan. Number two, ano pang dangers of being unstable? Dito tayo sa James. James. Kailang minutes na po ako. Mira, introduction pa lang. Okay, sakto lang. Pakibasa. Go. Okay, yung context natin sa Genesis 49. Pero sabi nito, ginamit po yung word na unstable na laman. So, ano pong context ng James? So, obviously, general epistle to, tinuturuan sila. Pero sabi dito, isa sa mga hindi mo gagawin, oy, huwag kang unstable. At sabi dito, dinescribe dito, double-minded. Ano yung sabihin double-minded? Sinong duling dito?
Gusto niyo ba, Duleng? Ay, lamang ako. Dalawa tingin ko eh. Oh, lamang. Ha? Maganda ba yung Duleng? Ay, dalawa tingin eh. Di ba? Pag piso, 2 piso sa kanya yon. Pag 1,000 sa'yo, sa kanya, 20,000. Eh, kaso tingin lang yon. Okay? Ito pag tinaano, ano kasi yung double-minded? Parang naging dalawa utak mo. Ibig sabihin, unstable nga eh. Gusto mo maglingkod sa Diyos? Gusto mo sanlibutan? Gusto mo talagang maglingkod sa Diyos? Pero hindi, gusto ko sarili ko. Ang hirap maging unstable. Lalo sa utak. Oh, parang pwede mo sabihin, ano ba itong utak na ito? Dalawa. Maraming pangit po sa double, ano yung sabi, double standard. Positive ba yun? Pag sinabing double speak, ano yung double speak? Sinungaling yun. Sinabi mo kanina, ganito, ngayon, kasabihin mo, ganyan. So, huwag kayong double-minded. Kaya number 2, dangers of instability. Alam nyo kung ano? Yan, double-mindedness. Or pwede mo sabihin dito, confusion. Ang hirap ng ganyan, sige, ikaw, gusto mo asawa, ngayon, mahal kita, bukas, hindi na, gusto mo ganon? Ano ba talaga? Mag-decide ka, para mag-decide din ako, kakasal tayo, hindi. Mahal talaga kita. Mamaya, isya naman ang mahal mo, ma. Papakasal tayo, hindi, ano, ang gagawin natin? Kaya kahit ano, bibili ka ba o hindi? Pag salespeople ka, ganyan mahirap, di ba? Eh ako, nahihiya din ako. Pero kaya bago ako magano, nag-iisip muna ako. Ngayon, yung iba naman, abusado. Pero gusto natin, kung bibili ka ba, hindi, sabihin mo. Diba? Ganun din sa maraming bagay, yung mga college ngayon. Ano bang course pupiliin ko? Ngayon, ganito, bukas, iba na naman. Kaya nga lagi ko binabanggit sa inyo na mga andito kayo, diba? Binabanggit ko lagi sa inyo kasi may mga nakilala kong ganun yun. Patalon-talon, parang putakti tuloy. Parang tipaklong, iba naman sa church naman. Patalon-talon din ang church. Ano ka, tipaklong? Ang principles po sa church, kung saan ka itinanim, doon ka. Ngayon, kung meron mga prinsipyo tuloy, may mga unforeseen ano, talagang kailangan mo lumipat, di ba? Walang problema, kung kailangan lumipat, doon ka maghanap ng church na maayos. Okay? Pero kung talong ka ng church, malaman, di ka seryoso dyan. Amen? Amen? Kaya dito sa amin, hindi tayo nagtatagal dito ng ano eh. Talagang nasabihin namin, kasi ayoko mahaluan to ng mga loko-loko. Amen? Amen? Hindi seryoso. Magiging magkasama tayo dito, kasama ko, hindi maasahan. Hindi pwede yun. And number 2, tayo masyadong magtagal dito, pero self-explanatory naman to. Amen? Lalo pag lalaki ka, dapat may desisyon ka. Pag dinesisyon, ito na! Kasal kung kasal, patay kung patay. Yun yun, kayo na, forever. Diba? Yun. Pero yung mga unstable, double-minded dyan. Pero masaklap dito, sabi dyan, in all his ways, di ko na ano yan. Yun ang mahirap kasi pag double-minded ka na, unstable ka na talaga, hindi lang sa pag-ibig, sa kuso, sa friendship, sa trabaho. Ganun yan eh. At lalo na sa Diyos, dapat. Kaya sa amin dito, una, ligtas ka ba? Anak ka na ng Diyos. O, anong next na step dyan? Baptize, maglingkod ka sa Diyos. Yung iba kaya, alam mo, hindi pag-ganong-ganong. Kasi nga, hindi nakapag-decide. Hindi mo alam kung hindi nakapag-decide. Mali. Kung nagkamali ka nun, pwede mo bumalik. Get right with God. Hindi yung parang niloloko mo ang Diyos. Eh, hindi yung maloloko ang Diyos. Amen? Amen. So, hindi yung nagsasalita sa inyo na perfect. Alam nyo na yan. Nagkamali din tayo. Pero yun nga, pag binabalik ka na, ang Panginoon mismo nagpatawad sa'yo, mahiya naman tayo kung para tayong di maasahan. Amen? Nagkatagalan niya, medyo self-explanatory yan, pero pwede pa tayo magtagal dyan eh. Kasi double-minded. Ang daming ano dyan eh. Illustration. Anyway, may gusto ko dito ano eh. Number 3. Ano yung mga dangers ng being unstable? Basa niyo po ulit dito. Steady, go. Having
thine eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, and hardly enough exercise with covetous practices. Cursed to the Okay, Pastol, okay lang sa akin yung ano, okay lang sa akin yung makadumi ako, okay lang sa akin yung double, okay lang yan. Loko-loko talaga eh. Sabi natin, ganun ka. Sige, para lang ma... Kasi gusto ko lahat kayo mag-excel. Amen? Kasi iba ganito, mababa yung standard sa buhay, especially sa paglilingkod sa Diyos. Mababa. Kasi siyempre gusto rin natin ma-reach. So sana hindi kayo ganyan. Mataas ba standard nyo sa paglilingkod sa Diyos? Sana. Pero ito, sabihin ko sa inyo, eh, Pastor, okay lang yan. Okay na ako dyan. Pero ang problema, according to the Bible, hindi lang yon ang problema pag unstable ka. According to this verse, ano daw pwede mangyari sa mga unstable? By the way, 2 Peter, mga ito yung mga false prophet, false teacher. So ano daw yung false teacher? Matindi yan. Mga loko-loko yan. Ang daming kalokohan niyan bukod sa maling aral. Itong verse na to, medyo matindi to ha. Intindihin niyo lang, isa daw sa mga gagawin nila, parang kahit sino daw, hindi lahat, pero karamihan. Sinong kilala niyong false teacher? Si Kibuloy. Ano yan? Rapist. Sino pa? False teacher. So yan o, bading naman. Sino pa? Manalo. May private army. Pero isa sa mga common sa kanila yan nga, parang si Kibuloy, mga ano yan, rapist. Ganito sinasabi dito, full adultery. Hindi lang isa, dalawa, marami, that cannot cease from sin. Hindi makatigil sa kasalanan. Tayo mga kasalanan, hindi tayo gamalinis. Nagkakasala tayo, pero tayo, hihinto, di ba? Pag nasabihan, hihinto, di ba? Sila hindi makahinto eh. Kasi nga mga reprobate. May sabi dito, isa sa mga ginagawa nila, beguiling unstable souls, yung naloloko. At sino yung naloloko? Lahat ba? Yung mga unstable. Okay? Sinabi dyan, mga kalokohan itong mga reprobate itong exercise COVID. Pero gusto ko mag-practice tayo doon. Unstable souls. So, point number 3, pag ikaw unstable, ano yung danger? Bukod ikaw ay nade-defile or ikaw yung nagde-defile, nakakadumi ka. Bukod sa double-minded ka, nalilito ka. Pangatlo, letter D, ano yun? Hindi nyo kaya hulaan. Deceive or dupe. Ikaw yung maloloko. Yung iba, hindi basta-basta maloloko kasing stable ka. Ay, meron dito ng ano, di ba? Ano, dito dyan, yung mga naliligaw sa'yo. May mukhang tambay. May mukhang, ano pa. Okay, yung mga naloloko sa networking, ganyan. Ah, gusto ng opportunity. Ano yung mga panluloko ngayon? Yeah, si Yeshua, di ba? O, alam mo ba ang pangalan ng Diyos, hindi Jesus? Si Yeshua? Ganun pala, ang galing nyo pala. Join na ako sa inyo. Sino yung naluloko dun? Yung mga unstable. Tuloy yung banggit ko sa inyo, inactive kasi yun eh. Ganyan-ganyan yun eh. Kaya nung siguro, pero mapagmalaki siya. Yun ang naalala ko pala, mapagmataas yun. Kaso hindi nung una, hindi siya makapagmataas kasi wala naman siyang ano eh. Hindi ako siya nalalait ha. Kamaya, pupunta tayo doon. Ang stability and instability ng tao, hindi lang sa utak, pero isa yan. Amen? Amen. Lalo spiritually, parang kanina rin. Ito naman, sino daw yung unang nalulokon to? Naalala ko si Epstein tuloy, no? Tsaka kahit sa TikTok, ayan. Sino yung naluloko dyan? Nakakita ka lang ng, ayun, ang ganda niya ako din. Maganda rin ako. Magpapaganda rin ako. Di mo kang taka ngayon doon. Pinagpantasya ang ano ng mga katulad mong loko-loko. Tama, sino yung gagawa ng ganun? O kaya magpapaloko sa mga politiko, sino yun? Pastor, ka ba? Di ko maboto? Hindi na nga eh. Sino yung papaloko sa mga yan? Amen? Yan ang problema. Sabi mo, Pastor, ako okay lang mandumi. Ayun, mali na yun ha. Ba't mo gusto magdumi ka? Katulad ni Ruben. Makakadumi ka, makakasira ka ng pamilya. Pangalawa, double-minded ka, para kang duling sa utak. Ha? Yun ang masaklab dun eh, sa utak, duling ka. Ano yun? E dito naman, ikaw yung mabibiktima.
Okay, kaya number three, either deceive or dupe. Maloloko ka. Pag hindi ka stable. Yung tinutukoy po actually dito, mga batang babae daw. Ito kasi ng context yan eh. Ang context yan, mga, alam mo, parang mga kumpare, batang lalaki. Bading kasi yun eh. Ganun daw po ang context yan eh. Sino maloloko niyan? Yung mga andito, alam yung salita ng Diyos. Na, hindi nga pumapunta sa ano to, sa dilim eh. Diba? Yung mga matalino. Matalino, school, bahay, school, church, bahay. Ganun yan eh. Pero pag yun ikaw, ay, magandang ano dun ah. Nightlife yun ah. Ay, may bagong ano dun oh. Alas 12, mag-uumpisa pa lang magbukas. Yung mga nightlife, ganun yan, diba? Maloloko ka dun, sigurado. Loko-loko ka rin kasi unstable ka eh. Ang dali mo maloko. Amen? Sino daw yung madalas nakakalungkod sa Mother Church? Hindi ko nasabi, pero yun ang siyang kwento eh. Ganun. Yung mga tinuruan ko nun dati, hindi nagtapat, hindi na ganun sa Bible eh. Parang okay-okay lang ang ano, okay-okay lang, kunwaring Kristiyano, Baptist. Binalita sa akin yung nga, alam mo na, ganun eh. Nadagit, alam niyo nadagit. Maganda na yung ano nila, pamilya nila, maayos na eh. Biglang mabalitaan mo. Nadagit, alam niyo yun? Alam niyo na yun? Ano yun? Nakuha sa mga young girls, ano yun? Nadagit, yun, nayari na unbeliever. Nabuntis, tas wala na, bye-bye. Gusto mo ganun? Maging matalino kayo, amen? Yung nasabi siya, hindi mo kailangan ng napakaraming ano, isang asawa lang kailangan mo. Stable ka na nun. Marami ka magawa sa buhay mo, sa pera mo, sa talino mo. Hindi ka parang mga nakikita lang sa showbiz. Okay? Number one, ano yung number one? You will defile. Mandudumi ka. Kasi unstable ka. Pangalawa, maloloko ka, maduduling ka. Yun na lang siguro. De double-minded. Pangatlo, you will be duped. You will be deceived. Kasi hindi ka, ah, Kristiyano ako. Ngayon, Kristiyano ako, Lord. Ay, meron. Ano ba kala ko, nag-commit ka na dito? Andito na lahat ng kailangan mo. Ano ba hinahanap mo? Amen? Amen. Yeah, maloloko ka. Diyan, pag nandiyan ka na, yun sa state na yan, ang hirap nang bumalik. Pwede pa rin, pero gusto mo parang ano, parang prodigal son, wala na natira sa'yo, nangaagaw ka na ng pagkain sa baboy. Sabi mo hindi ka ganun, sabi mo mayamang ka, parang yung sample ko nga kanina, mga Hollywood, di ba? Ang artista yan eh. Sabi mo, pag tinignan mo, sino bang huling na balita ngayon? Nine, ha? Kahit dito sa local, magandang lalaki, magandang babae, sira ang buhay. Amen? Sinaloko eh. Huwag niyo sasabihin, mahal. Matalino po ako eh. Hindi ako maloloko. Ang dami nang naloko. Kung hindi sa false religion, sabi natin, ligtas ka, okay. Paano ngayon kung buhay mo naman sira? Amen? Ay, labinis na ako. Okay, dito naman tayo sa last. Pastor, okay pa rin sa akin yan. Okay lang maloko. Okay lang. Alam ko dapat hindi kasi talagang baba na standard mo yung okay lang maloko ka. Ito, hindi na okay sa ito. Sigurado ako. Number one, you will defile. Number two, you will be double-minded. Number three, you will be dupe. Nakibasa po. Ready, number four, go. Okay, okay lang sa akin basta na magdumi. Okay lang, dumi. Okay lang ding double-minded. Okay lang, okay, okay lang. Naloko ka na! Okay lang, sige, lokohin niyo lang ako. Parang naka-ano eh, no? Parang naka-drugs. Sigurado ito, hindi okay sa'yo. May kinig ba kayo, mga young people? Ito problema, parang last Sunday natin, yung kaibigan ko nga na mabait sana, kaso naloko eh.
Pero may pride pala. Alam niyo ba ginagawa niya ngayon? Naloloko na rin siya. Diba? Kasi na, pag naloko ka, anong gagawin mo? Ihinto ka ba doon? Eh paano nga di mo nga alam na naloko ka na? Kaya sabi dito, ang context naman po ito, ganito, asan si Peter dito again? Second Peter, context, false teacher. Kaya sabi dito, si Paul daw ay magaling si Paul eh, lingkod ng Diyos. Kaya po yung mga malulokong ano, kasi Yeshua nga, nga po last week lang. Bible din yan eh. Ang problema, mali. Mali ang interpretation, bandang huli, naloloko na rin sila. Ganito ba yung ginawa dito? At alam niyo yung mga sinulat ni Paul, sabi nga na iba, mahirap daw intindihin. In a way, lalo pagbagong Kristiyano ka, mahirap intindihin. Kasi sabi dito, mahirap intindihin, sabi niya ni Peter ha, sa sinulat ni Paul. Sabi niya, which they that are unlearned and unstable rest. Ganito daw yan. Pag ikaw ay hindi natuto, tulad ng kaibigan natin last week, na may konting natutunan, kasi parang, siguro may pangaral din yung pastor dati, kasi nag-aaral din sa ano yun, Bible school eh. Kasi parang di siya nag-excel, ewan ko. Ah, maganda yun, kami lang yung tama, yun ang gusto ko. Ganito nangyari dito. So, meron silang nabasa, katulad nga, no, kaya siya yung pangalan, no, nagbalik ko tuloy last week, tapos na tayo doon, pero, maganda illustration eh. At iyan lang sa mga young people na lang din. I-illustrate natin sa young people. Kunwari, ikaw yung young people na ano, may pride pala sa'yo. Gusto mo ikaw yung naitataas. Amen? Pero hindi mo pinapalata kasi alam mo masama yun eh. Ah, ginga tayo, nakikinig ba? Kaya ang ginawa nila, yung mga sinulat ni Paul na medyo mahirap intindihin at di naman talaga binigay pa sa kanila sa panahon na yun na maintindihan. So pag may hindi ka naintindihan, ano sinasabi ko lagi sa inyo? Kaya na gusto all-winning kayo dyan, di mo naintindihan. Di mo naman, medyo na ano ka. May binanggit kayo katulad nun. Alam nyo ba, Yeshua pangalan. Di ko alam yun eh. Kaya nga tinaaral natin. Kung hindi mo pa alam, ano sabihin mo, eh si, anong gagawin mo? May bagay kang di alam, tinanong ka. Anong gagawin mo? Hindi, alam ko yan. Anong gagawin mo? Sabi yung totoo. Amen? Ito mga to kasi mapride niya, hindi, ano yan, ganito lang yan, yung baptism of the dead, ganito yan, gawin natin yan. Para hindi sila naligtas dati, i-baptize kita, maliligtas sila. Oh, ganun pala, Mormons yun. Amen, ganun daw ginagawa nila. Kaya point number 4, ano, pag ikaw daw naloko kasi unstable ka, sa halip na magpa-stable ka muna, yun ang dapat niyang ginawa eh. Amen? Kayo, ganun kayong gawin. Kasi nauungusan ako nito, laging bida si Brad. Dapat ako yung bida kasi hindi ko siya maganyanan eh. Kasi mas magaling talaga siya eh. Ah, gagawa ako ng kwento. Ah, gagawa ako ng paraan. Ah, gagawa ako ng... Ganito ginawa. Ininterpret ng mali yung sinabi ni Paul. At ano nangyari sa kanila ngayon? Unstable ang stability sa inyo. Dapat ang mag-stable sa inyo. Ah, tama yung sagot ni Brad. Integrity nyo. Dapat nasa totoo ka. Kasi minsan sa church, di mawala yan eh. Lalo yung mga nag-aaral ng Bible school, pagalingan niya, may nagkwento sa akin nun eh. Pinagbigyan. Mga bata pa kasi. Eh ngayon, itong mga to kasi, kaya pinag-preach ko yan, kilala ko yan eh. Hindi mayabang yan. Tsaka kung mayabang yan, makikita ko agad, yayariin ko agad yan. Amen? Amen. Eh itong ano, nagkwento, sabi, pinag-preach sila eh. Mali yung pastor doon. Nagyayabang ka na pala. Sabi niyo, tawa lang ng tawa daw si pastor. Hindi tayo ganoon. Amen? Kasi hindi pinagtatawa na yung salita ng Diyos. At pag mayabang ka, nagpapayabang ka na kayo, hindi nakakatuwa yan. Amen? Kaya ano daw mangyayari sa'yo? Pag unstable ka, tapos nagpatuloy ka pa dyan. Obviously, ang sinasabi natin to, tinitira natin itong kasalanan na to, ang obvious ano dito, solution dito, pwede ka nang bumalik eh. Amen? Sinasabi ko sa inyo ito, kung wala pa kayo doon, yung iba, andun na, pwede kayong bumalik, mag-get right with God. Hindi yung mayabang ka pa. Amen? Amen. Ang hirap no, parang yung sabi ko kasi yung mga anak ko,
may ginawang mali. O, alam niya, lalo pag malaki na, o. Ginawang mali, ano sabihin mo? Minsan nga, di ko na ginaganon eh. Ano? Hinihintay ko na yan, ano yung dapat mong gawin? Mag-sorry ka na, huwag mo hintayin na, ano? Tanungin ka pa, 16 years old ka na, kunwari. Kaya ganun din tayo, pwede naman tayong bumalik. Pero ito yung problema kasi, pag hindi ka get right with God, naloko sila, bandang huli, manloloko ka rin. At anong end, ano nun? End state nun? Letter D. Destruction. Handaan nyo po yan. Kanina Sunday school, pinag-aralan nyo reprobate, di ba? Pastor, di naman sigurado, pwede pa nang may second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, ano, ilang number ba? Ilang number lahat? Ilan? Ilan nga? Ha? Limitless yan, yung number lang. Infinite number yan, kahit nga sa pagitan daw ng, medyo technical tayo. Sa pagitan ng 1 and 2, ilang number meron? Real number. Ha? Ilan nga? Ha? Ilan nga? Well, infinite din yan. Di ba? Mag real number. Anyway, ang Diyos, di mo lolokohin ng ganun. Ha? Kaya napag-aralan natin kanina, hindi aksidente yan. Additional yan dito sa ating lesson ngayong afternoon, no? Which is gabi na ata. Dangers of being unstable. Number one, makakadumi ka. Thou shall defile. Number two, double-minded ka. Number three, maloloko ka. You will be duped. Number four, ultimately, parang yung sasakyan nga, kaya pag napaayos daw yan, pag alam mo umaalog na, paayos mo na. Amen? Kayo ba, mga bata, alam nyo ba kung umaalog-alog na kayo sa buhay nyo? Pag alam mo na yun eh, pag may mga galit na sa'yo, kinakamusta ka na, kamusta? Kaya si Yesha, minsan, kinakabahan ako. Yung mga ano eh, ganun ako, pag nabalita ko lang, na, si Pame ay nakita ko po, may kasama pong ano yan. Kaya si Jamie po ay umuwi na ng gabi, yung mga ganun. Kaya si Ezzy po, puro bakla yung kinakabahan na ako nun. Kasi nilalagay niya kayo sa tama eh. Pag may nagagalit na sa inyo, amen? Pag hindi na kayo makaharap sa pastor nyo, sa magulang nyo, something's wrong. Ipaayos nyo na yan. Para hindi kayo maabot sa ganun. Destruction na tinatawag. Dahil mangyayari yan. Marami na tayong illustration, napakarami nga eh. Di sa Bible, kahit sa labas. Kaya danger of being unstable, number one, hindi ko na isa-isayin. Basta number four, destruction. Ano na lang, pastor, gagawin natin? Ito po yung positive. So, balikan natin Genesis mamaya. Basta alam nyo sa Genesis, ang pinuri doon si Judah kasi maayos siya. Kahit hindi siya panganay, parang pang-apat siya eh, di ba? So, pwede pala yun, pastor, kahit di ako matalinong bata, pero nag-ayos lang ako. Amen? Maaring hindi ka number one, at least ando ka sa taas, ginamit ka ng Diyos na maayos. At kahit sa among Baptist, ganyan yan. Alam mo, mamaya, bukas, pag-aaralan natin kung gaano kaganda yung Baptist heritage. Kaya hindi lahat ng Baptist maayos din. O, ano nangyari? Sabi sa Bible, ano, the first shall be last and the last first. Huwag mo sisiguraduhin niya. Pero dito tayo sa positive ngayon. 1 Corinthians, nasa na ba yun? Very famous verse. Kabalik tala ng magiging stable. Ready, go. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Okay, huwag tayo magiging stable. Ano yung sabi dito yung kabalik tala ng stable? Steadfast, unmovable. Kahit tinutok-sukotok sa TikTok na tayo. Ano ba dyan? Ah, kaibigatin itong bakla na to. O kaya, ay, dito tayo sa ito, sa business na to. Malaki kita dito. Power!
Ano ba? Tinutok. Ganyan yan eh. Ay, malaking pera dito. Ha? Ano ba? Saan ka tinutokso? Saan kalaban? Oh, maglaro na lang tayo na maglaro. Sarap maglaro. Ang sarap mag-cutting class. Sarap mag-asawa ng maaga, di ba? Lumandi. Hindi mangyayari sa iyo ito. Amen? Amen. Yung sinasabi dito, napakagandang bagay. Ano po ito? Therefore, ibig sabihin, conclusion to. Sa dami niyang binanggit dyan, eh, hindi kaya yaman dyan. Pero sabi dito, always abounding of the work of the Lord. Pwede kang maging mayaman sa gawa, sa mabuting gawa. Amen? Amen. For as much as you know, as your labor is not in vain with the Lord. Isipin, kahit di kayo yumaman eh. Ang pinakayamanan nating mga ligtas, ano? Bukod sa langit, reward sa langit at sa lupa. Dito nga, yung reward sa lupa, parang ano lang yan eh, parang reflection lang yan. Kung ikaw, naglilingkod ka na sa Diyos, ng maayos, kita mo na yun, kita natin ibang tao yun. Kahit di pinapansin, siyempre yung mga karnal dyan, di napapansinin yun eh. Diba? Pero ikaw, alam mo, nag-iipong ka na doon, nag-iipong ka na. Ganun tayo dapat. At para makagawa mo yun, dapat steadfast ka. Ang hirap ng mga Kristiyano ngayon, nagtapat ng 10 taon, biglang, diba? May bago na naman akong balita doon sa ano. Yung lagi ko binabanggit sa inyo, yung talagang kala ko, magpapastor na ng una eh. Formado. Ganun din yung bad. Taga ano yun eh, song leader yung bad. Huwag kang ganun ha. Eh sabi ko, balita, naalala ko lang, kamusta si ganyan? Ayun, namumundok na. Yun ang sabi sa akin. Ano namumundok? Ano, NPA? Hindi ko na ano, pero ganun yung description. Gusto mo, ganun kayo? Okay na yung andyan lang kayo, mag-stable kayo, hindi yung bandang uli, parang may tama ka pa sa utak. Anong ginawa mo? Nagwala ka. Yan ang tawag ni pastor dyan, eh. Nagwala daw. Eh. Sabihin, okay ka na eh, man. Naglilingkod ka sa Diyos. Huwag ka masyadong mangarap ng ano. Basta stable ka lang, stable. Naglilingkod, ipon lang ng ipon sa langit, unti-unti lang. Ang kaya mong malaki, di sige, siguraduhin mo lang tama. Amen? Yeah. Yung bandang uli kasi stable eh. Okay lang yan, sige ho. Oh. Umaalog-alog na, sige lang. Diba, nakita niyo yun, yung mga feeds. Makakocompile ka doon, masasama ka sa compilation of pains. Diba? Eh, nakakatawa doon, may mga yearly pa yun, diba? Yearly fail of the week. Nakakalungkot yun. Sa ating spiritual, di nakakatawa yun. Nakatawa tayo pag yung motong gubanon, o kaya sasakyan. Pero kung spiritual, ano yun, spiritual crush, di maganda. Amen? Amen. Minsan, kinakwento natin kayo, natatawa tayo, pero pag ikaw yung andun, ayun mo. Pero yun nga, warning yun, ang tawag nila dyan is cautionary tale. Okay, huwag nyo sanang gano'n. Ngayon, ganito naman, bumawi naman tayo. Kasi ang problema sa atin, para tayong yung prodigal sa kapatid. Para ayaw na natin makabawi yung kapatid. Huwag naman ganun din. Kung bumabawi, tulungan mo. Amen? Amen. Kasi una, pwede ka rin maging ganun. Gusto mo, walang tumulong sa'yo. Tawa-tawanan ka lang. Amen? Amen. Ayun. So, yun, gusto kong tapusin. Sinong hinahangaan yung lingkod ng Diyos ngayon? Mag-isip kayo. Mga na ganyan din po yan. Hindi lahat ha. Yun ang maganda eh. Pero nakabangon. Yun ang maganda. Amen? Si David. Si Paul. Ganyan si Paul eh. Loko-loko yan eh. Murderer. Huwag ka kayo umabot sa magiging murderer ha. Pero nakabangon siya eh. Kaya nga sipag din ni Paul. Kasi alam niya, dami niya utang sa Panginoon. Kaya siya rin nagsulat ng ano eh. 2 Corinthians 10:4-6 eh. Diba? Ano yun? For the weapons of our warfare is not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, bringing to captivity to the obedience of Christ. When your obedience is fulfilled. Ibig sabihin, naisip ni Paul, sa taulo ko, Lord, sorry na mo. Diba? Ang maganda kay Paul, bumangon siya. Imagine mo, hindi ka mabangon doon, parang prodigal sa, no? Inaagawan yung baboy ng pagkain. Siyempre, yung may-ari ayaw,
Uy, pagkain ng baboy ko yan, ha? Ba't kinaagawa mo? Gano'ng katindi yung ano, no? Talagang lagnit. Malapit na maganda minsan din yun. Ang tawag doon sa English, rock bottom. Sabi nila, pag umabot ka sa rock bottom, sana magpaka-humble ka, katulad ng prodigal son. Anong ginawa niya? Bumalik siya. Amen? Amen. Hindi, dito na lang ako. Pag-agawan ako sa baboy. Taas ng pride mo naman. Chong. Huwag naman. Amen? Ngayon katulad tayo ng prodigal son tsaka ni Paul. Amen? Kung nakita niya mali pala yun, ayoko na dyan. Dito na ako, magliligod na ako sa Diyos. Kahit ano pa sabihin sa akin yan. Ganon si Paul, kaya nahirapan din si Paul eh. Kasi niyayari siya ng mga kapatid eh. Uy, totoo yan, ligtas ka talaga. Kasi sa dami niyang kalokong ginawa yung dapas eh. Kaso, si Paul, kaya lagi sabi sa inyo yung na-inspire ako yung pastor nun. Yung, hindi ko makakalimutan kaso hindi ko nasulat eh. Lahat yun, actually, may record ako nung kasi ako yung taga-ganyan dati. Kasi hindi ko na-record kasi umiiyak ako. Umiiyak ako eh. Ang title na, ano, Dare to Fail. Isabihin, sige, mag-fail ka na, pero bumalik ka! Katulad ni Paul! Nakita niya, mali ako. Hindi pa ito mananatili dito. Ang baho ng baboy eh. Oh. O sana ganun tayo, kung sakaling dumaan tayo sa ganun, ayoko sa kasalanan. Wala akong pagmamalaki dyan, nakakahiya pala yan. Dito na ako, kahit ako yung lingkod lang dito, at least wala ako dun. Oo, oh, ito yung tatay ko, hindi na ako bibigyan ng ano niya, di ba? Naluhalo ko na tuloy lahat eh. Prodigal son, lahat na ano. So at least, ando siya sa tatay niya, hindi man siya, at least kakain siya ng tunay na pagkain. Amen? Amen. Ayun. So sana ganun din kayo. Kung nasa church kayo, hindi na ako makapagpasto. Nangarap ka pa. Mahirap yan. Kaso di, kaya nga in-expose natin yung mga pasto na adultery, di ba? Iba, galit na galit dyan eh. Masabihan mo na kasi ina-idol na nila yung pasto nila. Nag-adultery na, gusto mo magpasto? Ano yun? O pwede na bang, sige, huwag ka na magpasto. Diyan ka lang, soul winner ka. Eh pag ma-pride ka, ayaw. Hindi, dapat pasto ako eh. Ito ang calling ko eh. Ganun ka pa. Kulingling yan. Ah, sige po, nabasa natin yung 1 Corinthians. Ulit, ikot na nga ulit natin yung 1 Corinthians 15:58. Ready, go. Therefore, my beloved brethren, be steadfast in the Lord, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much, let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming lesson ngayong hapon, Panginoon. Pinag-aralan ay pray. Yung instability makita namin maaga pa sa amin buhay, mga young people. Ganun din naman sa amin, minsan kahit kami mga adults, Panginoon, may mga area na aming buhay, unstable kami, Panginoon, I pray. Ay, iwasan po namin to, hindi kami magbalang bahala, Panginoon, dahil katulad ng aral namin, Panginoon, may mga nangyayari, Panginoon, na hindi ka nais-nais pag kami instable. Nawa, Panginoon, balik nyo kami, Lord, sa condition, Panginoon, na kung saan kami po ay maayos, nakapaglingkod sa inyo. Dahil sa inyo naman ay basta anak niyo, Panginoon. Lagi may pag-asa, manubuhay. Kung siguradong kami anak niyo, Panginoon, kami ligtas, Panginoon, I pray. Pakita niyo, Panginoon, awa, Panginoon, sa bawat isa. Sa iba po, warning ito, Lord. Sa iba po ay kailangan talagang ayusin. So, I pray na nung biyaya, Panginoon, ng umiral, Panginoon. At dahil kayo po ay wala naman talaga mga pagmamalaki sa inyo. So, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Lalo yung lingkod, Panginoon, saan, Panginoon, ay aming nais, Panginoon, sa church ay maging malinis sa inyong harapan. Mahirap ito, Lord, sa dahil sa David Tokso, Lord, sa mga temptation na sa labas, Panginoon, na again, pumapasok din dito, Lord, na influensya kami little by little. So, I pray na hindi po makapasok dito. I pray yung purity, Lord, ay mangyari sa inyong tahanan. Good din naman po, Panginoon, kung kami po ay, alam niyo naman, kami nagkakasala, patawarin po bawat isa. Restore, Panginoon. Hindi kami lakas biyaya, Panginoon. Magtiwala sa inyo dahil, again, wala po kami pupunta ang iba. Kailangan kami pupuntahan, kahit sa kami pupunta, Panginoon, nandun ang inyong mata, nandun ang inyong judgment, Panginoon, nandun ang kamay. So, nawa, maging matalino bawat isa,
desire namin maging mabuting anak niyo po, Panginoon, at na nasent ko lang ng kalooban. Alam mo, Panginoon, kayo pong magbasbas din sa aming mga activities in the near future, Panginoon. Bukas, Panginoon, balik na kami na maayos. Handa, Panginoon, sa pagpapala na naman. And then, kayo pong magiging sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.